ating first match, or ating first game rather, dito sa ating last series for today. Definitely, nagkakaroon ng medzong pagsisikip dito sa ating top lane. Especially right now, daming trying to fish out. Pero fishing in, brusko. Iron Hook, tumama kagad. Walang kamintes-mintes, brusko DR. And mapapauwi na nga lang dito si Teddy Cutie. Dahil na nga lahat yung kanyang buhay. And si Master Boy medyo nananakit sa mga damage ng DR Brothers. Pero masyadong atang mabilis. Sobrang Star Boy will get that kill, the fastest kill of the game. At sa atin ng DR Marine, Lupon WXC, and Chicken Jingu, the friendliest chicken in town. Ayan. So, sa ating mga viewers muli, keep on commenting and of course sharing this, you know, live stream. It will help us a lot, especially sa ating mga players na nandito, supporta natin sila. And right now, first blood from the side of GAMERPACT. Very maintang laban. 2 minutes to the match and now the turtle has spawned. Let's see. Unang makakuha pero munti ka na lang dito si Sorry I'm Thin. Ibabot yung ating damage Koyo. Ni Goyong. Grabe, napakagandang paghahabol noon. Hindi na gano'n. Hindi na nila binigyan ng chance na makauwi pa. With the flicker feather air strike na nanggaling kay Goyong. And syempre, Turtles lane. At exaten na Chicken Jingu. Boy at DR securing the objective para sa kanyang mga kakampi. May ibawi naman pala yung Minana sa bandang yun. Definitely. You know, yung habol na yon is hindi pinilit but rather a good chance kasi nakita naman ni Goyo na wala palang tao, walang pwedeng makasalag nung nung feathered airstrike, then definitely that's going to become a kill from the side of Minana. And right now, muntik na yon. Starboy na kapag sidestep, very easy, muntik na doon, pero a really good way to utilize Brusco DR here. Brusco DR? And right now, waiting for them. Alam niya, naramdaman na may something doon, kaya kailangan mag-disengage. And definitely for the teams right now, pura na rin in the matter of playing into the bushes para ma-identify nila kung ano yung mga best positions at the same time, the best pick-offs na kailangan nila during this match. Early pa naman ng ating game, kailangan na talaga nilang makahanap ng magandang pagkakataon to get those pick-offs. Pero eto, Minana, nagkukumpulan doon sa top lane. Mukhang gustong bigyan si paring Teddy Cutie, pero Teddy Cutie medyo aware na nagkukumpulan yung side ng Minana sa kanya. Mukhang gusto talagang i-delay ng Minana yung marksman dito ng GAMERPACT. The Iron Hook won't connect. Masyadong malikot si paring Anzu. So walang casualty na mangyayari. 20 seconds yung ating hinihintay bago mag-respawn yung ating second turtle. So delikado kung may mapas lang maging casualty para sa ating parehong teams. They were converging onto the middle lane. Mukhang gusto munang pumitas. Nuwin ng blast blast flicker, tinamaan. Hindi pala, sumablay. Wala nga yung resources yung side ng GAMERPACT. Oo, nawalan sila ng minions doon kaya wala masyadong leverage yung mismong mga setup nila. Pero isang magandang habol doon kami sa side ng ating Minana, pero hindi nakabalanta na rin dito ang side ng Minana, pero ang ating turtle ay nakuha naman ng GAMERPACT. Kill sa inyo, sa amin naman yung mismong objectives at the very early moments of the game. GAMERPACT did their best to actually get those turtle kill. Grabe nga naman talaga yung Minana dito, especially Goyong DR with those feather air strike position lang. Okay na rin, pati na rin kay Brusco DR, but still too early para masabi natin lamang na lamang na talaga yung Minana. But look at the attack speed of ating si Doming DR. Inubos yung gold plate dito pero, ng GAMERPACT. Pero ito na yung ganti ng kape. Bennett Barrage hindi tatama dahil doon sa flicker na nanggaling kay Doming. Pero Doming, wala na siyang resources, wala na siyang panakas. Medyo kailangan niya muna atang mag-ingat. Lalo na't pwede siyang mabigyan ng GAMERPACT kung sakasakali. And tatlong miyembro ng Minana ang nandito sa top. So yung alaga talaga nila with Doming, no, yun yung importante lalo na sa gold lane siya. As much as possible, napansin natin yung mga damage output at pati na rin yung mismong bilis ng mga haggis ng kanyang weapon. And right now, papasok na rin si Doming DR trying his best to actually, you know, bait out na rin dito yung si ating Teddy Cutie. So right now,
ikot na muna sila, wala tayong mapapala dyan, magkakasama sila, lalo pa tayong minions. So, kuha muna tayong objectives, farm muna tayo. At the same time, look at the best position that they need to do to get objective. Pero ito, ito yung sasabi natin. Starboy will be down. Boy, TR, hindi nag-waste ng time, hindi punctures. But at the same time, yung kanyang paghabol. And of course, Thornrose disengaged na muna. Alam niya, hindi niya kaya makapag-1v1, makunat pa rin yan. Pero si BRCD ngayon, BRCD? Hindi siya nag-waste ng time, kumuha na rin siya ng third and dito. Sabi niya, sige, kills kayo, dito naman ako sa bottom at kukuha ko ng mga objectives. Pero objectives, baga! Naku po, kung objectives lang ang pag-uusapan, eto na si Domeng, napakabilis ang kanyang shield assault with the Feather Earthstrike na nanggaling kay parang Boyong. Just to force, sorry, I'm Jean, para dumipensa doon sa tapat. My bad that sorry, I'm Jean, pero yung ating turtles, sinisimulan na ni paring Boyet, nandun kayo sa taas. So, akin yung objective sa side ng Minana. Pero ito, sorry, I'm Jean, giving confusion para sa kanyang mga kape. Yung ating turtles main, at isa niyang Chicken Chingo. Pero here comes the final slash with a rapid fire gun na nanggaling kay paring Teddy Beauty. King's calling, tinawag na Aizu makakakuha ng kill. Kailangan mag-back away ng Minana. Aizu? Mga pasok ko lang sa mga member dito ng Minana. The Spear of Glory won't connect, but the damage from Aizu will find its target. And another casualty na naman yung nakuha dito ng GAMERPACT. 3-3 right now ang score natin for both of these teams at the 7-minute mark. Ngayon, nagkakaboil kumbaga itong GAMERPACT at pero ito ng Minana, they're also being very cautious when it comes to coming in and killing. Kasi they wanted to, like, you know, try their best to become ano rin sila dito, disciplined. Hindi pwedeng pasok lang ng pasok para lang sa kill. We want objectives. And at that point in time, they're trying their best to get the positions that they need here. Pero pumasok na dito. Opo. Dito ang side ng GAMERPACT. Hindi pa natatapos Aizu. Ang laban. Aizu, kumbaga. Pero si DDR, muntik na si DDR. BRCD can hit it kill. Dire-direcho, kuha. Pero bros ka DDR, di ba tapos ang laban? Aizu, naku, walang nakuwang kill dito ang Minana, kundi sila pa ang nabawasan. Sila pa ang nabawasan, pero okay lang din naman yan. Boyet, getting that objective, trabaho lang. Ang ating Tanxerot, actually gusto pa ng kill. Pasa pa execution, hindi nga lang tumama. Medyo delicate yung kanyang pwesto dito. Wala na siyang panakas. Puncture still in cooldown. Final slash. Ito na yung naagaw. Another airstrike ni paring Starboy. BRCD, hinahabol si paring Boyet. DR, kaso masyadong makunat, binigyan lang ng sticker sa mukha. That is a really nice focus play coming from Minana. Sige, nakuha nyo naman yung mga kill doon. Isang kill lang naman yan. Pero mas importante itong turret na to. Mas maganda itong push na to. Kasi pagdating ng ng Lord Tank, dito panigurado papasok yung mismong ano nila, Lord nila. And right now, the Lord has been spawned. This is the first Lord for the game. And right now, pinoposition na ng side ng GAMERPACT. Ito, actually, inaano na nila, binibigyan na, sinishield out na nila. Ito ang Minana. Na. Tamang yakap nga kumbaga, pero syempre, dito pa si Boy TR. Ayaw niyang makuha pa. Krusko, nabigyan ng final slash. Ito na yung damage coming from Minana. Numenon Blast, go connect na ba? Sapol na sapol. Teddy Beauty will get that kill. Kulang ngayon ang membro ng Minana. Appraiser Rat, wala masyadong damage. BRCD giving the real assault for Goyong DR. And low health na nga si paring Brusco. Feather Airstrike. Pero may final slash coming from that BRCD. Boyet with the Phantom Execution. Rather, the Thorn grows. Ibibigay nga ba yung gusto dito ni Teddy Cutie? Starboy will get that kill. Boyet DR nakakuha na nakapalit. Kaso mag-isa na lang si Ding. Wala yung bato sa kanya. And siya pa nga yung mabibigyan. Muntikan nang maubos dito ang Minana with that play, pero hindi pa natatapos ang laban kasi meron pa yung Lord. Oo, 7-4 tayo, pero nandyan pa yung Lord. We are just waiting and getting their time right now, pero parang hindi na nila ito i-contest dahil umiikot na. Ibibigay na lang. Yes, ibibigay na lang at iikot na lang dito ang Minana, focusing on the objectives na kailangan nila. So right now, grabe, GAMERPACT namamayagpag. Namamayagpag. Pero that Lord's Lane is atid sa atin ng Chicken Jingu, the friendliest chicken in town. Pero eto, mukhang hindi friendly yung team ng GAMERPACT. Pagkakuha ng Lord, kinuha na rather yung outer tower dun sa mid lane, and balak pang isunod yung nasa taas. Ding,
kahit makunat ka, apat yung katapat mo. Yung Beres Barrage hindi natatama and aatras na nga lang si Ding dahil wala si Darna sa kanyang tabi. Tama dyan. Out na muna si Ding dahil walang bato, walang maibibigay. Ano muna, focus muna tayo dito sa bottom dahil first level lord lang naman to. Boyet is definitely trying to sustain and of course kill this lord habang umiikot naman yung ibang miyembro ng Minana doon sa ating top lane. So medyo nakaramdam, actually ramdam ni Boyet na nasa kanyang mga mata ang side ng GAMERPACT. So just waiting for the right moment. Naku, delikado siya dito. Kulang ang firepower dito ng Minana. So at the same time, tatapos na rin ang Lord take na yon at that is it, disengage ng dalawang teams natin. Ngayon, ang kailangan gawin ng Minana is to actually try to focus on some of the turn and takes kasi ang ginagawa ngayon, nagkakasama-sama ng GAMERPACT. Sama-sama, pero speaking of sama-sama, Brusco Dio with a concealed play siya yung nakita dito. Ay, sayang! May better Earthstrike naman, Vladdy Hunt, Ruby Gear, Domin Gear, double kill para kay Minzitor. Galit na, may King's Calling na tinawag, triple kill para kay Domin. Boyet naman, hinahabol dito. Si paring Eizu medyo makunat, pero nasa loob ng Torre, hindi tumama yung kanyang Phantom Rose, pero Phantom Execution, tatama sa Paul na sa Paul. BRCD na lang ang natitirang buhay para sa mga membro ng GAMERPACT. Binabay time lang ni paring Boyet. Brusco DR, nakita na sulyapan si paring BRCD, pero hindi nabibigyan. Dalawang hatak na magagaling sa Minana. Torre yung kanilang tatargetin dito. Buhay na yung mga membro ng GAMERPACT, kaya mag-back away na lang yung Minana dito. Napakagandang opening ang binigay dito ng side ng Minana from their end to actually get some kills and of course giving them an opening to go and push the turrets. Yun, nahihirapan sila early on kasi bantay sarado ang GAMERPACT with the lanes na kailangan nilang kunin, especially when it comes to the turret. So ang ginawa nila dito during the story, umiikot na rin dito si Ding DR, so just to, you know, give a bit of you know focus kay Ding habang sila naman ay nagpo-position. So ganda ng ginawa nun sa pinakamasikip na na side doon sa mismong linya doon sa ating top lane, sa middle lane rather. Naipit yung side ng GAMERPACT. Nung naipit ang GAMERPACT doon, especially with a good positioning plus yung mismong feathered airstrike ni Goyong DR, nagkaroon ng opening doon si Domin to actually push and get some kills. So right now, nabaliktad na. Nasa side naman ng Minana ang mismo second level doon. Nabaliktad nga talaga. Domin DR yung kaninang 0-2-3-2 na ngayon ang standing. Ding DR just zoning out the members of GAMERPACT. Eizu naka-ready rin naman kung sakaling mag-critical na yung ating Lord. But look at the position dito ng Minana. Tatlong miyembro yung nandun sa bush. Pwedeng may gulatin kung sakali. BRCD, hindi tumama yung kanyang Iron Hook. Pero dito naman sa bandang likod, Boyet DR. Sorry, I'm teen. Yung kanyang binabanata na paggamit ng Flicker. Teddy Cutie giving the damage para sa kanyang mga kampera. Ang Fire Gun. Pero Teddy Cutie masyadong makunat. Pero walang makunat sa marami. Immortality, meron pa rin naman. Walang casualty na nangyari. Resources lang ang binigay ng ating parehong teams. Definitely, kailangan umuwi dito sa Ding DR dahil medyo low on kill. Pero ito, hindi na palit ulit ni Boyet ang ating Lord. Hindi ito pagbibigyan, patigurado ni Eizu. Mahirap kasi maibigay sa kanya second level Lord. Gusto nila makuha, syempre, na first level Lord. Nasa amin na, sabi ng GAMERPACT, why not the second level Lord? Pero right now, bumalik na yung mga miyembro ng ating Minana from sa pagkuha ng bagong HP from that, ating current. And right now, we're work out muna nila kung sino ang unang bibigay. Look at the position of Doming. Nasa likod Luna, mukhang may iba. May gusto. May gusto. Kung mangyari. Sorry, I'm teen. Kanyang nasulyapan, pero hindi nabibigyan pa. RCG final slash Doming DR ang nasa sa pool. Ow! Pero ito na, Numenon Blast. May kasama pang knockout. Galing doon sa Lord. Killing spray para kay BRCD. The Bloody Hunt was there. Starboy with the flicker. Ow! Parang lang makatakas. Teddy Cutie will get that kill. Pero Boy DR securing the objective. Ayan! Ding DR immortality. Pero nakaabang yung mga membro ng GAMERPACT. So another casualty para sa GAMERPACT. Pero dahil doon nakuha naman ng Minana yung mismong Lord. Pero ito, habang nag-focus naman sila dito sa middle turrets, ang ating GAMERPACT, yung Lord, ay mumamarcha niya sa ating top lane. Pero ito, detry dito yung magbiyembro ng ating Minana. Pero, Luminous Blast, nakabagunag. Pero hindi
enough view to actually stop Buhit. They are on its lead. Ang Lord natin, buhay pa, nandun sa top lane. At napakakunat ni Boyet DR dito. Hinahabol na nila. At pinupusin ng Boyet trying to get here. Hinahabol nila din si Sorry I'm Teen. Pero huna. Boyet? Ako, Boyet still getting Daddy Cutie. Napakakunat. Boyet DR having just to puncture. Ayan, pero huwag na tayong lumayupat. Dahil na nag-start ulit ang ating laban. Ito na. Mumarcha na yung ating Lord. At natin try na mag-pressure ng Minana dito. DRCD with a final slash. Napaplicker dito si Bruce ko DR. Pero sino ang naiwan? Sorry, I'm Team. Talagang naubos yung kanyang buhay ng lahat eh. Naubos na nga, naglusaw. Pero eto, Azu, mapapatakas na lang. Parehong makunat yung parehong jungler ng ating both of the teams. Wala na yung Lord para sa Minana. Concealed play, Bennett Barrage. Pero eto na naman, there? Another final slash. Pero Boyet talagang masyadong malikot. Ando na yung kagat. Yung bloody hat coming from na Brusco DR. Pero may damage naman ang galing sa Minana. 3v5 yung bakbakan. No, make it 2v5. No, make it 1v5. Uubusin na yung mga miyembro. BRCD na lang ang natitirang buhay. Pero wala ng alpabeto sa kanyang pangalan. Siya ay mapapas lang. And Minana will take game number 1. What an amazing finish for Minana. Wiping out GAMERPACT while finishing it with the first point in